Hello, good morning mga ka-SM TV. Ayan, so nandito na naman po tayo para mag-share ng kaunting kaalaman dito sa ating SSS. So alam ko po na marami dito sa atin ang mga nagtatanong dahil nahihirapan pa rin po sa mga bagay-bagay dito sa SSS. So ayan po ngayon, may new update po na para po ito doon sa mga gustong i-loan ang kanilang pension. So ito ay tinatawag na pension loan kung saan pwedeng-pwede na po natin gawin yan online. So, kailangan nyo lang po na mag-register online. Pumunta po kayo sa My SSS Portal at i-register yung inyong account dito sa SSS para doon din po sa loob ng portal ay available na po yung application natin online. So, ang mga meron lang po tayong kailangang sundin ng mga steps para po makaprocess po sa ating pag-a-apply. Ano-ano nga ba ang mga kailangan para makapag-apply ka ng SSS pension loan online. Okay, so dapat una dyan ay nakaregister tayo sa My SSS portal online ng ating account. Pangalawa, kailangan nating mag-provide ng DIEM or yung disbursement account enroll module. Ayan. So ito yung mga tinatawag na kung saan kailangan nating mag-provide ng bank account natin ng PesoNet. Ayan, pwedeng Cebuana, pwedeng bank account. Kailangan yung bank account, tandaan natin na kailangan ay kaparehas ng pangalan na ating ginagamit doon sa SSS account natin. And then, pangalawa po sa DIEM, kailangan po dito, may selfie po tayo ng para ma-approve kasi kadalasan, di ba, hindi siya na-approve. At hinihingi din po na dapat ang file ay at least 3MB po yan. So, kailangan ang picture ay converted natin ng 3MB. Kapag hindi po natin alam, pumunta po tayo online sa Google. Ayan, mag-Google lang tayo and then mag-online po tayo doon. I-click lang po natin yung converted. Ayan, i-convert natin yung picture, yung mga documents to 3MB file. Okay, kasi hindi tinatanggap kapag ito ay hindi naka 3MB file ang ating mga documents. So, and then, ang kailangan po dito sa DIEM account para ma-process or ma-okay siya, kailangan bank account kung ang gamit nyo po, kailangan ay nakapangalan mismo sa inyo. And, kailangan nyo po rin po ng valid ID. Siyempre, pinakamaganda na po dyan yung valid ID ay yung UMID ID natin sa SSS. Okay? And, ang selfie po natin, dapat clear po yung picture para ma-approve yung ating DIEM. Okay, so ano-ano nga ba ang mga requirements pa bukod doon sa bank account or this DIEM? Kailangan din po na at least 120 months ka pong complete na nakapaghulog. Ayan, okay. And kailangan po na active po tayo sa ating SSS ng paghuhulog. Okay, pangalawa, pangatlo po, ayan, kailangan po nating iayos yung mga dapat na mga documents na ipapaserox kasi kailangan natin mag-fill up ng form pa rin. Kahit na nakapag-apply tayo online, pwedeng ma-approve yan. Pero yung mga document ay hihingin pa rin po sa atin yan. Kailangan natin i-upload online. Yan po ang dahilan kung bakit lagi ko pong pinapaalala na kailangan ang documents kapag nakumuha po kayo ng picture, nag-provide kayo ay naka 3MB yung kanyang size. Okay. So, ayan po, panoorin po natin itong mga iba pang mga kakailanganin dito sa ating pension loan online. Ito na yung ating halimbawa, may bigla ang gastusin o pangangailangan ka, pwede na yan sa SSS. So, ito lang ang sunda ng proseso kung paano mag-file ng loan online. At 60-second click, sabi nga ng SSS, ay pwede na ma-approve ang inyong loan. Okay. So, ayan, alamin ang eligibility requirements para sa salary loan at suriin kung kwalipikadong kang makaka-avail nito. So, ang member borrower ng empleyado o individually paying ay aktibong nagbabayad ng buwan ng contribution. Para sa one-month loan, ang member o borrower ay kailangang may 36 posted monthly contribution kung saan anim sa mga ito ay dapat na ipos sa loob ng huling 12 buwan bago ang buwan ng pagfa-file ng application.
So, para sa 2 months loan, ang member borrower ay kailangang may 72 costed monthly contribution, kung saan 6 sa mga ito ay dapat na i-post sa loob ng huling 2 buwan bago ang buwan ng pag-file ng aplikasyon. So, ang individual ng paying members ay kailangang may at least 6 months posted monthly contribution sa ilalim ng kanilang kasalukuyang coverage o membership type bago ang buwan ng pag-file ng application. Okay, so tumutukoy sa self-employed, voluntary member, non-working spouse at land-based overseas Filipino worker ang sinasabi dito na mga nagbabayad. Okay, ang next eligibility requirements natin ay ang employer ng member borrower ay dapat updated sa pagbabayad ng contribution at loan remittances. Ang member borrower ay hindi pa napagkalooban ng final benefit na halimbawa total permanent disability retirement or death benefits. Ang member borrower ay wala pang 65 taong gulang sa panahon ng pagpa-file ng aplikasyon. At ang member borrower ay hindi pa na-disqualify dahil sa panlulokong ginawa sa SSS. Okay, kailangan lang po natin dito ay gumawa ng SSS account at i-enroll ang disbursement bank account, kung saan nice matanggap ang proceeds ng loan sa SSS. Siguruhing tama at updated ang contact information sa inyong may SSS account. Ang salary loan ay ipinapadala lamang sa disbursement bank account o sa SSS issued Union Bank of the Philippines. Ito yung quick card ng miyembro para masiguro na ligtas na matatanggap ang loan proceeds. Hindi ito ipapadala sa e-wallet remittances transfer company o cash payout outlets kahit na may naka-enroll na account ang miyembro sa mga ito. So ayan, malinaw guys ha, hindi nila ipapadala kahit na naka-enroll po yung mga remittances nyo. Ayan. Maaari na mag-file ng salary loan online. Narito ang proseso. Magpunta sa SSS website ng www.sss.gov.ph. Mag-login sa may SSS account bilang member at i-click ang I'm not a robot at pagkatapos ay i-click ang submit. I-click ang e-services at hanapin ang loan at ang apply for salary loan. Okay, ang next po niyan, kung eligible para sa salary loan, ang loanable amount o ang local mailing address ng member borrower ay makikita sa screen. Piliin lamang ang loan amount at ang disbursement account kung saan nais matanggap ang iyong loan proceeds. Ayan, so dito pumapasok yung DOAM or yung bank. Alang 5, makikita ang terms and condition for salary loan sa sandaling i-click ang bank ng agree to the terms and condition at basahin ng mabuti pagkatapos ay i-click ang proceed. So, pagkatapos po niyan, i-view at i-download o i-print ang loan disclosure statement. Ayan, intindihin mabuti ang LDS dahil dito makadetalye ang schedule ng pagbabayad ng monthly amortization at interest na ipapataw. So, i-click ang proceed kung sang-ayon kayo sa LDS at nais ituloy ang loan application. Pang-7, isang notification message ang makikita sa screen na naglalaman ng detalye ng loan application. Maaring isulat ang transaction number o kaya ito ay maaring makita sa ipapadala ng SSS sa inyong registered email address o sa notification inbox. Makakatanggap ang member ng borrower ng notification message via email o notification inbox tungkol sa status ng loan application. So, isang text message naman ang ipapadala sa member borrower sa sandaling maaprubahan ang loan. Kaya bilang responsableng member borrower, mahalagang magbayad ng buwan ng amortization sa tamang oras upang maiwasang mapatawan ng penalty at interest at mabayaran ng buo ang loan ayon sa naaprubahang payment term. Ugaliing magbayad sa SSS branches or sa mga piling payment facility SSS accredited banks o sa SSS authorized payment center gamit ang payment reference number o PRN para sa inyong mga loan. Hanggang dito lang po at hanggang muli. Ayan, sana'y makatulong pa sa inyo ang short video na ating ginawa ngayon. Araw na to. Thank you for watching guys.